Quirico Region is just one of the many places here in the Philippines na pwede tayong makatikim ng authentic Filipino dishes. At ilan na dito ang Laing, Bicol Express, at ang Ginataang Santol. Pero dito sa Chef Doris Gourmet Restaurant, may twist silang ginagawa sa kanilang mga dishes. At yan ang matitikman natin ngayon. Mukhang mapapalaban talaga ang mga taste buds ko ngayon. Because I'm sure that their dishes will have a spicy punch. Kaya, tara, let's! Sobrang excited na ako matikman yung mga dishes dito sa Chef Doris. Dahil alam naman natin lahat na sili talaga. Isa sa mga pinagmamalaki ng mga Bicolano, di ba? At ang mga dishes nila lahat parang may siling kasama. And I love spicy food. So, let's order. Hello! Hi, Suze! Okay. So, mag-order ako. At lahat ng mga meron kayo ay Filipino dishes talaga, no? Siyempre, yung gusto nating tikman yung talagang straight from Bicol. So, tatry ko po yung pasta a la Bicol, yung tortang sili, and paella bicolana, and pili leche flan for dessert. Ano kaya yun? Ano ba yung pili, kuya? Yung nuts po namin yung dito sa Bicol. Ah, hindi pa ako nakakatikim doon. So, sige, yun, isang ganun. Okay, thank you! Okay po, thank you po. Yung mga napili ko talagang mga dishes na i-order, hindi lang siya yung parang typical na Bicolano food yung meron sila, no? Yung parang Laing, Bicol Express. Meron din sila mga sinoserve na parang fusion or kayang mga dishes na may twist. Parang yung pasta a la Bicol. Ano kaya yun, no? Nakaka-curious. Grabe, gutom na po ako, kuya. Oh, malapit na to, Andy. Pasta a la Bicol. Guys, sobrang bango. Sana magpunta dun sa TV screens nyo kung gano'n siya kabango kasi. Imagine mo, pineapples and coconut milk. Yes. Everything that smells so good. Ano pa pong meron? May garlic ba yan? Wala. Meron siya. Doon na siya nakalagay pag sutay nung alamang. Doon ko na siya hinalo. Tapos onions. Lahat ang babango. Maanghang po yan, hindi? Mild lang siya. Oh. So, bukod kasi sa sili, di ba? Sikat rin yung Bicol sa ginata. Gata. Ginataang gulay. Parang puro ganun yung mga pagkain nila. At saktong, kaya perfect na perfect ako dito sa Bicol. Siguro kapag dito ako tumira, tataba talaga ako. Kasi I love, sa mga Filipino dishes, ang favorite ko, either spicy or may gata. Kita na lang po tayo doon. Okay, okay. So hungry. Ma'am, ito po, ma'am, yung paella bicolana. Ayun. Kakaibang ano to, no? Twist on a paella. Ito naman po yung tortang sili. Yung dip na po is coconut din po. Okay. And for dessert po, ito po yung leche flan with pili po. Ayun, ito yung po yung pili sa bang po. Thank you. Thank you, Suze. Pwede na akong kumain. Titikman ko na. Nakaka-excite tikman tong paella kasi it's two different cuisines, di ba? Combined in one. Fusion. Ang sarap kasi yung rice, niluto siya in Laing. Which is my favorite vegetable dish. Tapos, ang dami mong options ng ulam. Parang kumbaga, ay, ang dami lang ng ulam dito. Ano kayo pwede? Kahit ito na yung orderin mong isa lang, solve na solve ka, no? Kasi, iba-iba nga yung toppings niya. Tapos, rice. Tapos, ano siya, ang laki ng serving. So, it's really good for sharing. Pwede siya pang pamilya talaga. Next, tortang sili. Di ba parang normally, torta yung eggplant. Is, mahilig ako sa sili, so, sili version. Harap. Andy, ito yung ano, niluluto natin kanina.
pasta ala Bicol. Natikman ko na itong paella bilok Bicolano at saka itong tortang sili. Ito, sobrang sarap niya talaga. Thank you very much. The cool part about it is, parang, it's types of Filipino dishes that we all know. Pero lahat siya, ginawa ng twist, no? Yes. Saan nakuha ni Chef Do yung inspiration niya? Bakit niya naisip gawin tong mga dishes na ganito? Si Sir Doy kasi mahilig talaga yung sa twist. Talagang gusto niya sa mga maiangat yung mga lutong Bicolano. Mm-hmm. Sobrang nakakatuwa naman nga talaga kasi sa mga natikman ko mga dishes na ginawa ni Chef Doy, you can really tell kung ano talaga yung gusto niyang i-prove at patunayan, di ba, sa ating local cuisine. Yes. Di ba? Na hindi lang siya parang simpleng pagkain sa bahay, pero pwede rin siyang maging elevated versions of each na talagang without ruining yung Filipino culture na nasa pagkain natin. Maangang rin siya. So perfect for me. Yung Bicol, no? Lahat talaga ng mga, parang halos talaga lahat ng mga authentic dishes na nanggagaling sa Bicol, maanghang. Bakit po ganun? Diyan ang Bicolano tinawag na Uragon kasi. Uragon Bicolano dahil sa mas gusto nilang kaya yung mga maanghang, as in maanghang talaga siya. Bakit ganun? Mayaman ba kayo sa sili? Dito talaga sa Bicol, maraming sili talaga dito. Yung tinatawag naming labuyo. Yun talagang mga maanghang. Yung kulay red na maliit. Yung maliit na sili. Talagang sili talaga. Wala, meron talaga. Kaya lagi may sili. I love it so much. Gusto ko talaga ang sili. Salamat naman, Andy, at nagugustuhan mo ang mga lutong Bicolano dito sa amin. Lutong Bicol. Talagang masarap siya. Last but not the least, titikman ko naman itong Pili Leche Flan. I love Leche Flan. Wait lang. Kahit walang pili pa yan, sobrang sarap ng Leche Flan yun. In my opinion, the pili makes it better. Not only because of uniqueness, but because it gives added texture while you're chewing it. It has a crunch, so mas masaya siyang i-chew. Hindi siya yung parang pa-slide down lang sa throat mo. Thank you so much, Chef Henny, for accommodating me today and for cooking this pasta Bicolana for me. It is so good. Hindi pa ako nakatikim ng ganyan, pero A+ siya for me, definitely. Thank you! Kagaya ng rami ng mga options of food ko, marami pa tayong mga iba't ibang lugar na pupuntahan dito sa Camarines Sur. Kaya, tara let's!